Good evening, mga friends. Tara, tayo magluto ng humba. Ito, ang aking humba din ay 2 kilo are. Tapos, ang mga pang-sauce natin ay pineapple juice at 2 tasang tubig para pampalambot dito. Tapos, meron tayo 1 buong bawang, 1 malaking sibuyas, 1 latang black beans, itong asin at paminta ay pang-timpla natin dito. 1 kutsaritang asin at 1 kutsaritang paminta. Tapos, 3/4 na toyo, kalahating tasang suka, at ito, sangkaka. Ito ay kalahati ng sangkaka. Kung wala kayong sangkaka, kalahating tasang asukal na puti o pula kung gusto ninyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tapos, ito ay bulaklak ng saging. Kakabilin to sa grocery. Okay, umpisa na natin ang pagluluto. Nga pala, ang tawag dito ay humbang Bisaya. Sa amin, sa Batangas, lahat yan pinaglalahok-lahok na. Pero itatry natin itong humba ng Bisaya. Tingnan natin kung talagang masarap. Masarap daw eh, sabi. O sige, umpisahan na natin. Okay, itong baboy natin. Gusto ko talaga ganyang kalalaki. Para 1 peraso, 1 kuhanan. O, yan. Titimplahan na natin itong asin. Bago natin iprito. Ito pala ipiprito natin. Sasangkot siya natin hanggang sa labasan siya ng mantika. Yan, sige. Kunti lang asin dahil yan ay titimplahan pa naman natin ng toyo at saka suka. Parang ang tingin ko dito, parang lang siyang adobo na nilagyan ng matamis. Nilagyan ng asukal o pampatamis. Okay, yan. Nahalo na, natimplahan na natin. Ipiprito na natin ngayon nga. Nandun na, nakasalang na aking kawali. Iprito na natin ito. Okay? Yan, pinainit na natin ang ating kawali. Yan, naaso na. Sabihin, mainit na. Iprito natin lahat ng side ng ating pork. Maging golden brown. Yan, ganyan. Go-golden brown lang natin sa ating baboy. Lahat ng side, ating ipiprito. Opo, aray, aray. Aray, 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 aray. Opo, ating tapalsita na. Galit, magalit. Opo, aray. Aray po, aray po. Uy! Yan na. Pagka nangilabas na ng mantikang ganyan, sige, konti pa. Kalsita na. Ayan. Ating pinirito na ang mga side ng ating baboy, mamoy. O, ito naman kabila. Nagsama-sama na natin para maluto ng paayon dyan sa kawali. Yan. Ilabasan na naman mantika. At saan ayun medyo tutustahan natin. Tingnan natin siya ba? Yan, pwede na ito. Kaya ito, nakakunin na natin ito. Matabi natin na. Okay. Ayan. Ating ihaahon na ito. Bago malakas ng tuluyan ng mga balak natin. Gusto ko katakot at ilang suit ang aking naranasan din eh. Baboy na rin. Sige, ihaahon na natin. At tayo magpapalit na ng kawali. Ang gagamitin ko ay ang aking mini tilyase. Mini tilyase. At tayo mag-iisa na. Yan, nagpalit na tayo ng kawali. Tilyase na ang gagamitin natin dahil napakalalaki ng hiwa nitong baboy na ito. Hindi magkakasya sa ating mga wok. Kaya, dito tayo mag-iisa. Okay. Sadin na natin itong nilabas na mantika nung baboy. Oh, sana pala'y sinala ko. Pero hindi. Sarap yung mga tutong na yan eh. Okay. Yan. Tama na siguro yan. Tapos, gigisa na natin din yan ang ating sibuyas. Mainit na ito.
Okay, lakas natin ang kaunti ang apoy. Okay, yan. Isa na natin yung sibuyas. Isa ang napakalaking sibuyas yan. Madali lang natin yung ibisa. Medyo naluray ng ganyan ang ating sibuyas. Lalagay na natin ang bawang. Yun. Kahit na ilagay na natin yan, medyo nag-isa na ng kaunti. Ilalagay na ngayon natin ang ating baboy. Yan. Oh! Oh! Yan! Sige, sama natin yung sika. At ating ibigisabihan. Para lumasa na yung sibuyas at bawang ng liyan. Yan, itutuloy lang natin ang pag-ibisa niyan. Pag nakita natin naghalo-halo na yung sibuyas at bawang ng sa baboy, ilalagay na natin ngayon ang ating yes, I'm cooking food. Ilalagay na natin ang ating pineapple juice. Ako, yan, mga tutong-tutong na yan. Yan ang nagpapasarap dyan. Ilagay na natin ang ating 2 cups na pineapple juice. Yan. Ating, ako, haluin. Sige. Yan. Ilagay na rin natin ang ating sangkaka. Tulad ng sabi ko, kung kayo walang sangkaka, asukal, pwede na. Oh, sarap nito. Yan. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating toyo. Yan. 3/4, tama, 3/4 cup na toyo. At, pare pala, nakalimutan ko. Basil. Basil gaari. Bay leaf, yun. Lagi na lang ako nagkakamali diyan sa basil na yan at bay leaf. Tapos, ating pakukuluan yan sa malakas. Palakasan natin ang ating apoy. Kailangan ilubog natin itong mga karne para maluto. Yan. Kapag ka nakakulo ng ganyan, lagyan natin ng kaunti palang peppercorn. Meron din yung mga kaunting mga crack. Lagyan natin ng kaunti yan. 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 Hayaan natin kumulo yung maigi. Hanggang sa matunaw ang sangkaka at saka kumulo ng kumulo ang ating pineapple juice at lumasa din yan sa ating karne. Yan, ako, ang ganda na ng kulay. Tamis pala ang lasa nito, tsaka alat. Maya-maya, lalagyan natin ito ng suka. Okay. Yes, I'm cooking, baby. This is for Nanay and Mommy's baon tomorrow. You want to see what I'm cooking? Come. Be careful. Wow. Adobo is popping. It's not adobo. It's humba. What's that popping? Oh, it's boiling. What is it going to get? Whoa. Okay. Ayan na naman po. Nga po. Gustong maki-issue. Ngayon, dahil nag-reduce na ng kaunti ang ating sauce, lalagay na natin ang ating 2 tasang tubig. At pagkatapos, ilalagay na rin natin ang kalahating tasang suka. Yan, huwag ninyo itong hahaluin. Ako, mahihilaw ang ating suka. Pakuluin natin yan ng 5 minutes. At pag naka 5 minutes, hihinaan na natin ang apoy at palalambutin na natin mga 2 oras. Oh, pag salambot niyan, takpan na natin 5 minutes. A few moments later. Ayan, naka 5 minutes na tayo nakapagsalang yan. Ngayon ay hihinaan natin ang apoy niyan.
sa napakahina. Hayaan na natin maluto yan. Ayan. Okay. Ating titikman. Mm-hmm. Kainaman. Kainaman ang lasa. Malinam-nam. Okay, yan ay pakukuluan natin ng mga dalawang oras. Or isang kalahating oras. One eternity later. Yan, ang ating kumba. Nabawasan na ng kaunti ang sabaw at medyo lumalapot na. Ngayon, gagawin natin, ilalagay na natin ang dahon ng, bulaklak ng saging para lumambot din. Itong bulaklak ng saging, napakasarap din ito. Sige, pipigain lang natin ng kaunti. Okay? At ibubudbud natin dyan. Tapos, ilagay na rin natin itong ating black beans. Yan, sa ibabaw. Yan. Oh, sarap niyan. Okay, tapos takpan rin natin. Mahinang-mahina ang apoy. 1 hour later. Yan. Oh, mahigit isang oras na. Pero atin titignan muna ito. Kanina, ay sobrang laki nitong aking baboy, di ka? Eh ngayon, dahil ayaw lumubog sa sauce, ang ginawa ko, pinutol ko sa gitna. At nang medyo lumiit ng kaunti. O, tama-tama din. Malaki pa rin, pero hindi na makagaya kanina na napaka laki talaga. O, yan, haluin na natin. Yan, ako, sarap na. Ito'y tunay na napakalambot na. Pero gusto ko'y medyo in-in pa ng kaunti. Yan, ako. Tingnan natin. Uy, tingnan natin ang tinidor. Gamitin natin ay plastic na tinidor para malaman natin kung talagang ito'y malambot. Nako po, ang lambot. Oh. Ayan, pati laman. Oh. Pati mga laman. Oh, malambot din, oh. Pero ito iin-inin pa natin ng kaunti pa. Hmm. Sige pa, kaunti pa. Yan. Tikman din natin. Teka. Ito, pwede pa kayo mag-adjust ng lasa hanggat hindi pa natin naaahon. Pero tingnan natin ito, yan. Oh, ang daming mantika. Kaya kasi mantika. Tikman natin. Nako. Napakalinam-nam. Talagang katakot-takot na kanin na naman ang makakain na rin. Sige. Kainin-inin pa natin ng mga 10 minutes pa. Pero ito talagang pwedeng-pwede na. Ba, meron pa nakaligtas na isang malaki, oh. Sige. Gugupitin na lang natin yan maya-maya. Okay? Okay. Ito na. Kalipas ng 10 minutes na naman. Ating sasara na ito. Nagmantika na. Nawala na ang sauce. Hindi rin naman maganda kung walang sauce. Okay, ayan. Naghiwalay na ang laman sa buto. So, papatayin na natin to. Ito'y ating sisintensyahan bukas. Hindi na ako makakakait. Gabi na eh. Oh, alas 10 na. Kaya, bukas, ating sisintensyahan ito. Palalamigin na lang natin to dito. Okay? Yan, ito na tayo mga friends sa ating TK Man portion. Tingnan ninyo. Ari, bahaw ko. Sarap na rin sa bahaw. Tingnan ninyo pag sa lambot naman na yung laman na yan at yung lamang yan. Ah, kung daming kulo dyan yan. Oo, tamo. Sarap eh.
ito pala yung nakakita ko ng tira ko sa mga doon. Aray, sinama ko na. Sayang naman kung mapapatapon. Sinama ko diyan. Sige, tikman na natin. Lagyan natin ng sauce. Paano ko naman ang mga diet na yan? Huwag mo mag-diet eh. Tikman natin. Kukuha ako ng... Aray, kukuhanin ko ang isang grasong aray. Oh, salang po ito. Unat-unat ang balat. Tikman natin. Nako. Ang sarap. Ang sarap niyang tamis ng alat. Sakto-sakto. Oh, mapaparamay niyong kain din eh. Natutunaw eh sa bibi. Mga kabigyan, talaga ito inyong try. At talagang magbusan ito na inyong pamilya. Sarap. Tunay nga, sabi. Sarap din daw ang mabisaya. Ito. Tutuloy ko ng pagkain ko na rin. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. See you again sa susunod. Maraming maraming salamat. Please like and share the love. Thank you very much.